ang pagiging transgender woman po ay sa isip, sa puso, at sa paggawa mo kung paano mo itatrato ang taong nasa paligid mo. Oo, parang panatang makabayan na yan. No? Kaya abangan nyo, maglalabas sila ng panatang makatransgender. Sinyo'y parang ang bilis nag-key-in ang score. Oo ha? Nga eh. Oo, parang kanina pa siya nakapag-score eh. Tapos yung apat, nag-iisip pa lang. Ayaka, si Kay second na mag-pass ng paper. Tapos narinig ko si Jolina, parang ano eh, oh. Bakit ano nangyari niya kayong dalawa? Bakit? Bakit? Baka sumisend niya sa mga orado. Pinatawag ko na sila. Pinanditit. Nangungusap yung mga batay. Nambubudol si ano ng orado. Si Mitoy. Okay. Naipasok na nila ang mga scores. Kaya antayin natin mamaya yan. Kinocompute lang ng ating manual calculator. De, meron naman na tayo, tayo ano, high-tech na gadgets. Oo, high-tech. No, kung tawagan ay adding machine. Adding machine. Adding machine ang nagbigay ka sa nito, kapatid sa Ilocano. Kaya adding machine. Adding. Mga jokes ko today. Ilocano jokes. Ang ganda mo rin, no? Pag inaano ka, kinoclose up ka ni Direk. Oh. Oh, naalala ko tuloy si Zephanie ng Idol Philippines, yung Baguettes. Sabi nga ni Jong kanina, hawig din ni Yasi. Oh, sabi ni Jong. Nahawig din niya si Mariel Montiliano, nakasama natin din dito sa ang dami mong kahawig. Puro positive yung mga nasa sa... Kahawig niya rin si Poo sa gilid ng kahawig. Pwede naman po. Joke lang. 84.4. Si Mariko kanina ay nakakuha ng 84.2. So, lumamang ka ng 0.2. Oo. Oh, oh. Kasi 84.4 minus 84.2 is equal to 0.2. Oo. Oh, very good. Ang galing. Congratulations. At thank dahil dyan, number one ka sa top two. Dahil dalawa pa lang naman kayong nag-perform. Ayan. Naku, pag si Shaina May ang pumasok, yung malalaglag, alam mo na kung anong sasabihin kay Shaina May. Ano? Shaina May! Ang galing mo! Yun lang ang sasabihin. Oh, nanalo, Shaina May! Oh, congratulations! So, eto, panoorin naman natin. Nalaglag ako dahil sa'yo, Shaina May! Alamin naman natin ang game plan ng susunod na tambalan. O, oh, anong plano nyo? Shaina May! Fishing! Naiyak si Fishing. Hindi, nagdudugo yung gilagi. Hindi. Naiyak siya. Bakit siya naiyak? Orpes kasi nga, kanina pa siyang umaga may gingivitis. Nagdudugo yung gilagi niya. Okay lang. Orpes okay Shane. Masaya, ay, wala pa ako dyan. Nung umiyak, ikaw ang nandyan. Uy, hindi. Pag ano ko, gumagano na eh. Akita, kita anong ginawa mo dun sa bata. Wala ako. Sinabi ko lang, Orpes Shane. Orpes Shane. Hello po. Parang pangalan ng shampoo, Orpes Shane. Di ba ganun yung mga ano? Anong shampoo ang may katunog na Orpes Shane? Sige nga. Basta wala akong maalala. Basta meron ako nagay parang pang-dandruff. Ano? Wala akong maalala. Shampoo, dandruff, shampoo na ganun ang tunog. Orpes Shane. Pero napakaganda. Orpes Shane. Bakit ka naiiyak? Oo. Masaya lang po. Ay, sira ulo. Masaya lang po. Masaya naiiyak? Sunugin ko bahay nyo. Anong emosyon mo? Feeling ko nahap ka, Jaya. Huwag mo akong maayakap-yakap. Iniwan nyo ako sa mahabang panahon. Ha? Bakit mo ka? Bakit kasi iniwan mo? Mama. Nagmamakaawa ako. Nung umalis kayo, kinuha nyo lahat ng ari-arian at ang tanging na sabi ko habang lumalayo kayo ay, bring it back. Bring it back. Don't take it away. Pero anong ginawa mo? Kinuha nyo pa rin. Magsama kayong dalawa! Bakit namin hindi ko kuha yung ari-arian mo? Iniwan mo rin kami. Pinagpalit mo kami sa iba. Sa ibang pamilya. Hindi totoo yan. Kinuha ko ang ari-arian mo pero ayaw mong ibigay. Natural. Dahil pinaghirapan ko yun. Pinalaki ko yun. Hindi ko naman inaangkin at kinukuha lang ng ganun-ganun. Ang sabi ko sa'yo, swap tayo. Hindi ka naniwala nung sinabi ko sa yung Jong, wala kang lugi dito. Gusto ko sanang ibigay sa'yo yun. Pero, yung mga naririnig ko sa bibig mo, panay ang sabi mo ng, Shaina May. Tama na. Ano ka na nga rito? Alam mo, bagay na bagay yung kayong mag-team ni Jaya kasi magkahawig kayo. Oh, tama. Pareho kayo ng mata. Ay,
Para pareho kayo. Ang expressive ng mata. Fierce ko na dahil, fierce. Saan to? Fierce ba, ana? Sa camera ba? Di, nako. Da, da, fierce. Nakuha ko na, uy. Oh, fierce. Dito ka muna tumingin, tapos, oh, 1, 2, 3. Fierce. Oh, isa pa. 1, 2, 3. Second. Second. Ganun yan. Fierce. Second, fierce. Second look. Sa una, fierce. Sa pangalawa, second. Oh. Pag nag-iisip ka, fierce thought. Tapos, second. Tapos, double thoughts. Ano man tawag doon? Nagdo-double. Ano? Second hand. Ayoko sa second. Aray ko, ayaw ko ka sabihin. Doon ka sa baba. Nararapat sa'yo. Nakabarong ka. Doon ka sa ilalim. Hoy, sabra ka. Alam ko na future mo to. Ito yung career mo. Kung ano't ano man ang mangyari, just keep going because this is where you belong. Oh. Ang ganda ng pagkakasabi ni Miss Jaya, mas maganda sa sinabi ni Mitoy at ni Julina. Makaka-apekto kaya ito sa gradong ibibigay na ating mga hurados? Pagandahan pala. Tandaan nyo, sa panahong ito, Boodle is real. Vice, na ano, nalulungkot ako kasi kanina pa niya sinasabi, ate, wala ang mama ko diri, ako lang mag-isa. Yung parang nararamdaman ko nalulungkot siya kasi wala yung mga mahal niya sa buhay. Pero sana nanonood sila. Pero nakakita siya ng bagong pamilya sa'yo. Yes. Ano naman, anak ko na nga yan eh. At ang laki ng paniniwala sa'yo ni Jaya, narinig mo sinabi niya, naniniwala siya sa'yo because she believes that this is where you belong. Ay, mali yung nasabi. So hanggang ngayon, GMA pa rin po ang nasa puso. Pasensya na, sa tagal po nang nagkalak doon, ay nakapisa ko po yun. Simula kay ano, yung sa, matagal na yun, si ano. Anyways, phrase lang naman yun na talagang gustong-gusto ko yung phrase na yun eh. Nagigilin na-stress si Miss Jaya. Okay, pero ikaw, anong masasabi mo naman sa mentoring sa'yo ni Miss Jaya? Una sa tanan, Miss Jaya, salamat kaayo. Mama. Kasi po, wala po akong kasama dito. O, kasalanan lang namin? Mag-isa lang po ako, tapos po, kinakabahan po ako, pumunta po ako. Sasali-sali ka, yung kabahan. Kaaway ba ako nung kontrabida? Ano pa? Lahat po ng natutunan ko, nga, in-apply ko po ngayon. Pati yung 1+1, in-apply mo dito? Lahat? Maraming salamat po sa lahat ng mga lesson. Nagmadali na. Baka ano pa masabi eh. Kasi nabalitaan namin talagang ano, tinuruan siyang magdasal ni Miss Jaya, nagdasal sila together. Mm. Kasi bago pala makilala nitong batang ito si Miss Jaya, satanista siya. Hindi marunong Mariko, gusto kang kausapin ng pare ko. Hello, pare. 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 Yung kapit mo naman. Eh, kasi alam mo. Ayan. Ay, mas malaki. Mula kay Mari ko. Dito ka, kumapit ka sa panty ko. Pare ko, kumapit ka sa panty ko. Ah, bakit? Ay, bumagsak pala. Nabali-mali ako. Sabi mo, bakit? Ang akala ko kasi nalaglag yung pansin mo. Handa na rin magpasiklab ang huling tambalan para sa araw na ito. O di good luck. Ngayon lang, ha, sa araw na ito, nagtayuan... Sorry. Ano? Nagtayuan ang ating dalawang hurado at hinarap ang tatlo. Oh. At parang may pagtatalong nagaganap. May pagpupulong eh. Oo, parang nagdulot ng sigalot ang iyong performance. Oh. Nako, ano kayang pinagtatalon-talunan nila? Di baka pinapalop na yung order nila. At parang nagkaka-pisikalan at personalan na. Wala na mga. Si Miss Dulce at Nyoy Bulante. Biruin mo, pumatol. Biruan mo? Ano biduro? Biruin mo, pumatol si Nyoy Bulante kay Dulce. At eto, nagtatalo si Louie Ocampo at si Dulce. At sabi ni Dulce, composer ka lang. Sabi ba? Charot lang. Ginugulo natin. Ano kayang pinag-uusapan? My God. Habang nagtatalo-talo, kausapin natin si Yeng. Pwede naman, di ba? Sa palagay mo,
ano yung pinag-uusapan nila? Ano pinag-uusapan nilang lima doon? Hindi ko alam, pero baka pwede namang daanin sa pagkakaibigan na lang. Hoy, Eric! Wow! Si Eric. So, same management, gano'n? Kaibigan tayo! Hindi, joke lang. Sobrang nakakakaba. Sabi ni Yen kanina, nung pinakita nung una kang rest, kasi siya ang unang-unang rest, instant rest backer. Siya ang unang-unang nabigyan ng gano'n. At sabi niya, ang dahilan niya, yung mga ganyang klaseng kagagaling daw na talent, hindi dapat pinapakawalan. Mm-hmm. Ang tanong, kinulong ka ba niya? Hindi po. Hindi naman. Kasi meron din po akong sakit ngayon. Ah, kaya ka may balot dito? Opo. Para po hindi malamay. Nakagat siya ng ganon. Lakot ng aso, kaya may... Opo. Anong sakit mo? Ano po? May sabon. Ay! Bakit? Ano ba yung sakit niya? Malala. Ano? Sinok. Sinok ang mali. Kung wala kang dalang sinulit. Hindi, ano siya, sinisipon. Mahirap kumanta pag sinisipon. Tama. Eh, ba't naglagay ka pa ng choker? Eh, ano nakakahirap yan sa... Ano? Di ba dapat dito mo nilagay? Baka tumuloy siya. Dapat dito mo nilagay, tapos nilagay mo ng white flower. Para umara. Extra tela din ng damdamit ko. Ayaw para may pangyari yan. Oo, parang yan nga. Parang pinutol sa laylayan ni Yeng Kusan. Pinupita. Oo, so sinisipon ka. Mahirap nga naman kumanta pag tama. Sinisipon. Pero kumakapit ka pa din. Opo. Kasi makikita natin kapit na kapit siya. Pero yung mga daliri sa paa niya, hindi na kumapit yung iba. Oo, nung mataas na yung tono, kumunan, they can... Gumano na yung mga daliri niya. Bumitaw eh. Hindi na namin kaya! Sabing ganyan. Sumuko eh. Alam mo, yun ang mahirap sa performer. Mahirap na yung kinakanta mo, nahihirapan ka sa susuot mo. Diba may ganyan? Sa ASAP nga, naaawa ako minsan sa mga performers. Bakit? Pag yung marami sila, yung parang tigitigis ang spot, tapos ang tataas ang mga kinakanta, tapos kailangan pa nilang maglakad at pumunta sa kabilang stage. Tapos mga nakagown, tapos may isang part pa nga doon, si Ogie at saka si Kyla. Oh. May hagdanan. Bumibirit si Kyla. Oh. Tapos bababa si Kyla, gumanon kay Ogie. Bakit? Magpapaalalay, tapos dumiretso si Ogie. Sabi na lang ni Kyla, nalimutan siya. Nalimutan siya. Hindi siya inalalayan. Hindi siya nakita ni Ogie na nagpapaalalay pala siya. Professional si ano, Kyla. Gilawang si sayaw, that's it. Si Shaina May at si Orfe Shane ay nandyan lang. Nakita mo? Tinignan ni Orfe Shane si Shaina kanina. Oo, nakita ko rin eh. Walang kakurap-kurap. Oh, hinarapan eh. So, abangan natin kung titignan din siya mamaya ni Shaina. Kung gagawin din, kumakanta. Oh. Tinignan din! Sa huling sandali, talagang nilingon niya si Orfe Shane. Sabi niya, Orfe Shane, stand up! Tapos si Yeng tumayo naman dito kay Shaina. Ang gusto ko yan, aabangan natin yung mga tingin ng araw-araw. Tapos yung tingin niya, nakangiti. Mahirap, pag tingin mo, hindi nabalik. No? Nakakaloka. Both of you were performed flawlessly. Sorry, composer lang ako. Hindi ako makaisip eh. We love you, Sir Louis! We love you, To whoever consistently performed for both performances, sa akin yan ang pok na pok. Pok na pok sa kanya. Pok na pok. Pok na pok. Kasi gusto nga ni Sir Louis, maiba. Kung sino ang pok na pok, eh siyang pok na pok. We love you, Sir Louis. Kakaiba din talaga, Sir Louis. May pak na pak, may pok na pok. Ano kaya ang susunod? Tawag ng tanghalan sa show!